Magandang maga po. Ngayon po ay araw ng Martes, December 8. Hopefully, maganda itong ating video ngayon. Ang pamagat po nito ay ano ba mas epektibo? Yung BCO o EBCO? Yun ang tinatawag natin na bridging coconut oil o kaya yung enzymatic bridging coconut oil na sinasabi natin gawa sa enzyme. Okay, medyo madilim yata ang mukha ko. Pasensya na po kayo. Ito lang po talaga makita ang tamang ano eh. Tamang paraan para makapagkuha ko ng video. Okay, sa nalipas na ilang araw, may mga nagsasabi sa akin mga kaibigan, okay na daw yung aking bridging coconut oil dahil napanood nila sa TV. sinasabi ko naman sa kanila, hindi po yun yung aking bridging coconut oil. Yun po ay gawa ng Philippine Coconut Authority na sinasabing pinag-aralan din ng DOST. Yun po yung sinasabi sa media na aprobado raw na makakatulong para sa sintomas ng COVID. So, sintomas. Alam niyo naman mga sintomas ng COVID. Sipon, ubo, lagnat, at ano pa ba yun? Basta, yun yung tatlong yun. Eh, madali naman po talaga remedyohan yun. Kung sintomas lang po. Okay, ang sinasabi lang bridging coconut oil na nawala pa pala yung ano yung sinasabi nila bago pa lang itong ating COVID pandemya na pa-examen sa Singapore. Ba't kailangan pa sa Singapore? Eh, napakalami naman itong laboratorio na accredited ng DOH o ng FDA o noon ng BIPAD, dating BIPAD. So, hindi na kailangan sa Singapore. So, bakit po ba ano, pinakalat nila noon na gano'n ng sistema by examine daw sa Singapore? Pero itong mga nakarang araw, wala na akong binabanggit na gano'n sa Singapore. So, sinasabi nila, aprobado po ng FDA. So, okay. Ang aming enzymatic bridging coconut oil ay isang cold process na pamuhuran na gawa sa tulong ng mga enzima, ng mga prutas at bilay. So, yun ang pagkakaiba, no? Yun sa kanila, wala ho nun. Wala ho silang ginamit na prutas o gulay man para makagawa ng bridging coconut oil. So, siguro yun yung mga yaring makina. Actually, batagal na yung yaring na makina. Bago pa matuklasan itong bioalkyl virgin oil, enzymatic virgin coconut oil, ay meron na pong mga gumagawa niyan na tinatawag din nilang virgin coconut oil. Yun ho yung yaring ng PCA. So, ang kaibahan lang po nito, yung virgin coconut oil na yaring ng PCA, nakagawa ng antika kasama sa baw ng nyog, mga sariwan nyog, hindi na hukin natin ng kopra. So yun ho ang kaibahan nun, no? Meron ho silang tinatawag na hydrogenated oil doon sa kanilang gawa. So yung mga ganun sistema ho, hindi ho yung papasa sa FDA o BIPAD kasi ang moisture content lang po na tinatanggap ng ating BIPAD o FDA ay 0.20%. So, pagka yung yaring makina, naluan po ng sabaw na nyog, so sasama yung sabaw na nyog, at tataas ang moisture content. Yun naman pagkakaiba nun. Okay. Ang kaibahan naman po sa paggamit, ano? Sa paggamit ng bridging coconut oil nila at yung ating bridging coconut oil na enzymatic bridging coconut oil na kinating kinapsula, iba ho ang paliwanag doon, ano?
sa Beijing coconut oil na nabibili sa mga mall. Karamihan niya, yari pa yata ng Splash, no? Ewan ko, parang tinigil na ng Splash yung kanilang ano. At ang ginagawa na lang nila ay yata ay puro mga shampoo. At hindi ko naging effective sa pagtulong sa kalusugan yung kanilang Beijing coconut oil. Yung yari ho sa makina. So, tinatawag din ho nila yung merong monolaurin o lauric acid na 45%. Alam mo, malaking bagay ho yung lauric acid talaga sa katawan ng tao eh. Pero, bago mo makuha talaga yung lauric acid na sinasabi nila ay kukuha ka pa ng tatlo't kalahating kutsara sa isang inuman. So, masyadong mabigat yun na. Yung isang kutsara, napakahirap na eh. So, yun sa mga nating enzymatic Beijing coconut oil. Ang isang kapsula lang, no? Isang kapsula lang ay malaki na maitutulong sa inyong kalusugan. So, mamaya discuss po natin yan, no? Dahil sila po ipaliwanag yung ating enzymatic Beijing coconut oil. Okay. Ang ating pong enzymatic Beijing coconut oil ay natuklasan noong taong 2003. Ito po yung paggawa ng ano ng ating cold process enzymatic Beijing coconut oil. Ito po yung kanyang copyright para nagpapatunay po na tayo po ang nag-umpisang gumawa ng Beijing coconut oil na yari sa enzymatic o tulong ng mga enzima, ng mga prutas at gulay. Binigyan po ito ng copyright noong December, hindi ko na masyado mabasa, 5, 2003. Okay, limang enzima lang noon to. Pero nung nagtayo kami ng kooperatiba, yung TGEPC Co-op, the Greatest Environmentalist Producer Cooperative, dinagdagan po natin yan ng 5, 7 pa na enzima ng prutas at gulay, kaya naging 12 na po yan. Ito naman po ang copyrighted material niya. Medyo lumabo na po yung mas malino pa yung 2003 eh. Original po ito, ha. Original. Mas malino pa yung 2003. Ito yung 2015. Hindi ko mabasa kasi kahit na may salamin ako, hirap po tayo magbasa eh. Pagka maliliit ang leto, ha. Basta ito yung ginawaran ng copyright noong 2015. Number niya is 1561. Copyright number. 2015. Okay. Noong punta noong 2005, nung umiwalay na kami sa Lunas Kalusugan Corporation, dalawang kumpanya po ang aming itinayo. Yung 629 Enterprises sa pag-aari ng asawa ko, ito pala 629 Enterprises, ay nando pa ako kami sa Lunas Kalusugan Corporation sa San Pablo. Ito po yung copyright number niya, ay copyright, yung license to operate na issue ng BIPAD. 629 Enterprises yan. Nakalagay dito, manufacturer of food supplement. Kanya lang muna nilalagay nila eh. Okay, ito po yung gamit ko nung paggawa ng enzima na dinadala ko sa Lunas Kalusugan Corporation. Hindi ko ginagawa doon yun. Dito ko ginagawa sa amin sa may kawayan. Ano? At bago ako malis papuntang Amerika, nabigyan din ng license operate ang aming bioalkyl virgin oil manufacturing, single proprietor po ito, nakalagay ito sa pangalan ng anak ko. Ganun din po, nakalagay dito, manufacturer of food supplement, hindi nilalagay yung BIPAD, you know? Pero, ay yung Beijing coconut oil, hindi nila nilalagay. Pero, bago nila issue yan, bago nila po issue ng BIPAD, panahon na yung BIPAD eh, ngayon FDA na eh. Kailangan po muna ipa-laboratory analysis mo
yung iyong produkto. At ito po yung laboratory analysis ng SGS Laboratory na nagsasabing meron silang nakitang 12 klase ng essential fatty acid dito sa enzymatic virgin coconut oil. Okay, ang mineral, ang lauric acid nito ay ganun din po, nasa 50% yan. Hirap basahin eh. Wala akong sekretarya ngayon. Okay. Doon ho ngayon nilalabas nila, meron po ba silang sinasabi na meron silang laboratory analysis sa kahit na anong laboratorio dito sa Pilipinas? Wala ho. Sinasabi nila sa Singapore, pero wala rin po. Sigurado hindi rin nung aprobahan doon yung hydrogenated virgin coconut oil. Tignan niyo po sa internet ang pangarap na binudulot ng hydrogenated virgin coconut oil. Hydrogenated oil. Baka sabihin nyo, gawa-gawa ko lang kung lagi eh. Okay, sa ngayon po, marami hong nagtatanong sa akin, kailan daw po sila makakakuha ng aming virgin coconut oil dahil malaki ang paniwala nila dito. No? Pero sa ngayon po, dahil nag-iisa pa lang ako, natigil tayo noong araw na sinalakay ng FDA at SWAT yung ospital ni Dr. Para. Ang ginagawang produkto ni Dr. Para ay halos pareho ng ginagawa ko, kaya tumigil po tayo noong panahon na yun. Alam ko hindi magpapayag si Dr. Para na hindi pa-examine sa bipagyang kanya mga produkto, no? Katulad din ng ginawa namin. Pero dahil FDA na daw ngayon, wala siyang FDA permit. So, kailangan siyang i-raid. Ay, nako. Buhay natin. Pilipinas. Okay. Sa ngayon po, pwede po tayong maggawa, no? Dahil nag-iisa po lang ako eh. Capsulize virgin coconut oil na dito sa gantong laki. Yan. Ganyan. 600 pieces capsule. So, presyo kung gusto ko dyan ngayon is 5,000 po. Sasagutin na namin yung transport sa LBC. Sabihin nyo, masyado mahal. Hindi po. Kasi, pagka once a day lang ang gamit nyo ng capsule, sabihin natin, prevention. Ang 600 capsule ay 600 days nyong gagamitin. So, maliwanag ko, 600 days nyong gagamitin yung 5,000 piso nyo. No? Ngayon, kung meron man kayong sinasabing mild diabetes o sabihin na natin na meron kayong gustong maintenance, so, gumamit po kayo ng 2 capsule araw-araw. 2 capsule lang po, araw-araw. At gagamitin niyo po itong ating 600 capsule ng 300 days. Okay? So, ngayon, kung meron naman kayong mabibigat na ano, na nararamdaman, katulad ng sabihin na natin, no? Cancer or what, kung ano man yung mabigat, kailangan po ay 4 na capsule araw-araw ang gamitin nyo. So, yun po ay sabihin na natin na 150 days nung gagamitin ito. So, di humahal. No? At yun sa atin po ay marami na akong patotoo. At yun yung katalogo natin, no? Para malaman nyo kung anong nilalaman itong ating kung ano nagagawa sa kalusugan niya, na isasama po natin sa ating YouTube video. Kasi ho, ito yung video natin, ano? Yung YouTube video natin. Sa Jim Reyes vlogs. Alam nyo eh,
baka pag-initan yung Jaime Reyes vlog, kaya binago natin, no? Si Reyes vlogs. Kasi ko, kahit na sa Facebook, eh, banho yung Jaime Reyes, eh. So, siguro, ito ang pinakatama lang na dapat gawin natin. So, kaibiganin nyo rin po ako. At kung mga napanood nyo na po itong, i-share nyo lang po sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anak, at malaking bagay na ito. Okay, hanggang dito lang po tayo, no? Hindi tayo makakagawa ng, sabihin na natin yung 250 saka yung 100 pieces, ay baka yung babayad natin sa transport, eh, you know, yung pambayad din ng capsule. So, wala na tayong kikitain. So, yan lang po. Yan lang po ang aking masasabi, no? Tulad ng aking mga kaibigan, Sinap, si Jimmy, na nagtatanong din, Jimmy Cuenco, yung aking nana. Sana mapanood niya itong aking video. Kaya maraming salamat sa lahat. At God bless po at sa muli ho nating pagsasama. Sana ko'y naipaliwanag ko sa inyo na mabuti ang kaibahan ng Virgin Coconut Oil at ang ECO BCO, Enzymatic BCO. God bless po. Maraming salamat.